Hello guys, kamusta kayo? So last January, gumawa ako ng tutorial video ng Your Love ng Alamin. So at that time, parang nahiya akong i-upload. Parang since first time kong gumawa ng tutorial video. Hindi wala, basta iba feeling ko, parang napapangitan ako. Pero nung netong nakaraan, napanood ko ulit siya. Parang okay naman. So eto, nag-decide akong i-upload na. So yan. Sana may matutunan kayo, panoodin nyo na lang, and enjoy! Ng Alamin. So, okay. Tuturo ko sa inyo paano ko siya tugtugin. Okay. Excuse me po. simulan natin ang intro ng Your Love by Alamin. Paano ko siya tinugtog kanina? So, una, alamin muna natin ang chords. Ang chords ng intro ay A minor, A minor, C, tapos A minor, B minor, E minor, tapos D, then C. Then yun na yun. Mag-GG na tayo for stanza. So, hindi ko na kayo masyadong i-spoon feed, ha? Para ma-practice kayo. Hindi maganda yung laging subo-subo na. So, okay. So, ang pinaka-intro niya ay sa E muna tayo. Parang E pero D ang gagamitin nating melody. So, magbe-base tayo ng E sa 6th string E. Open. Then, chords ng D. Pababa lang ang parang flacking or picking. Then, hammer on sa 3rd fret, 1st string. So, parang ganon. Diba? I-hammer on nyo yung pinky nyo. Ito, dito. The third. Bali, kumbaga, D9. Yung note, yung patutugin natin sa D9. Ito. I mean sustain. Sorry. Nalilito tuloy ako. So, open E. So, binalik ko lang uli. From third string picking. Tapos hammer on. Bitaw uli. Then, second. Third string. So, ang pinakatunog niya ay... Then, gagawin niyo siya, pupunta lang kayo sa octave. So, octave means pang 8 na note. So, parang kung dito, D, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D. So, sa madalit sabi, punta kayo sa dito. Isipin nyo na itong 12th fret ay ang open strings nyo. Itong hangganan na to. So, same lang yan. Octave yan. So, yung ganun din ang gagawin nyo. So, ang mangyayari, E muna. Then, yung notes natin kanina, yung tone natin kanina. Then, octave. Yan na yun. Yan yung pinakaunang intro. So, okay. After that part, ito yung next. So, sa chords ng D, dito sa 5th fret, di ba? Alam naman natin yung D dito, di ba? Gagamitin natin itong tatlong string na to. Second, third, and fourth string sa 7th fret. So, ito yan, di ba? So, gagamitin natin ang 9th ng D. Sustain, sorry. Lagi ako naka-9. Favorite ko kasi yun. So, okay. D, sustain. So, ito lang gagamitin natin for this intro. So, ang magiging tunog dapat niya, ganito. Ha? Okay. So, paano nangyari yun? Second string, 8th fret. Second string, 7th fret. Third string,
7th fret, 4th string 7th fret, and 4th string 5th fret, 4th string 4th fret, 4th string open. So, ganun kasimple. So, after nun, mag-A minor na tayo. 7th, minor 7th. So, pagdating nyo sa 2nd string, so, i-strum nyo lang siya pababa from with the base of A na open string ng 5th strings. Okay? So, hanggang 2nd string na naka A7 tayo. A7. Ito. So, pagkatunog ng 2nd string nyo, bitaw. So, parang pull out para tumunog. So, parang kinalbit nyo. Parang kinuwet. Para tumunog siya sa open. And sa 2nd string. So, yon. Tapos din, hammer in, hammer on, sa same position, 2nd string 1st fret. Yon. Tra-ta-ta. Tra-ta-ta. Then, note ng G sa 1st string 3rd fret. So, yun na yun. Diba? Then, B minor 7 pa rin, minor 7, B minor 7. So, ang strum na ginawa ko from 5th string sa B, sa base ng B, hanggang 2nd lang. Hanggang 2nd string, string. Then, ihahabol nyo yung 1st string. Diba? So, parang ganito magiging tunog. Diba? Then, C. Kasi mo, hanggang 2nd pa rin ang picking. So, based ng C sa 5th string, hanggang 2nd string ka ng C sa 1st fret ng 2nd string. So, mangyayari dito, pagka ring mo ng strum hanggang 2nd string, bitaw, pipikin mo. Pipikin na natin siya, 2nd string. Then bitaw, open. Then, 3rd fret, 2nd string. So, lahat yun, piniko. So, kung kukumpletuhin natin, mula sa A minor, yun. Then, uulitin mo siya, mapapalitan lang ng E minor ang C. Yung last chord natin kanina, mapapalitan siya ng E minor. So, mangyayari, yung second round natin ay... Yun. Pinahabol natin ang lead. Ang lead natin dito, si saglit na lead lang ay... Ano ba to? 3rd string, 9th fret. Yun. So, sisimulan natin sa 3rd string 9th fret. So, mag-slide tayo. Pwede tayo magsimula sa 5th. O kaya 7th na. Slide tayo from 7th to 9th string, 9th fret ng 3rd string, ha? Ano to? So, ang pinakalid na mangyayari ay yun yung dapat natunog. Pa 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 pa. So, ang mga tinamaan ko dito ay 9th fret, 3rd string, 8th fret, 2nd string, 10th fret, 2nd string, 8th fret, 2nd string, 9th fret, 3rd string, then 8th fret, 2nd string. So, ganun yung tunog. Then, i-slide natin yung una from 7 to 9 to 9th para may arte. Yan. So, kung sisimulan natin sa second round, mag-E minor na tayo. So, ganun dapat ang tunog nun. Hinahabol tayo ng D. D chord. Simpleng D chord. Basic D chord. Astra mo lang. And konting patunog, kayo na bahala.
sabi ko sa inyo, hindi ako mag-spoon feed dito para matuto rin kayong makinig, di ba? Tapos then C, yung sing ginawa natin kanina, 2 times. Yun, di ba ginawa natin kanina yun? So yun din yung sing ginawa natin. C, open, then 3rd fret sa 2nd string. So, simulan uli natin doon sa 2nd round ng intro. Then D, then yung C kanina. 2 beses. Then, mapupunta tayo sa stanza chord gamit ang lead uli. Ali, pababa lang siya, scaling pababa. Diba? So, anong mga tinamaan natin doon? So, sa pababa, pagkatapos ng 2 C. Oh, sorry. C. Ganun yung tunog dapat. Ganun yung timingan. So, tuloy tayo sa doon sa scaling. Punta tayo sa 3rd string, 2nd fret. 4th string, 5th fret. 4th string, 4th fret. 4th string, 2nd fret. Then, 5th string, 5th fret. 5th string, 3rd fret. 5th string, 2nd fret. Then, 6th string, 5th fret. Then, 5th string, 3rd fret. G. Diretso G chords. So, siya. So, kakanta na to. Sorry. Kakanta yun po. Wait. So, pag ganon, yun na yung stanza. So, ano bang chords ng stanza? Tuturo ko sa inyo mamaya. I-basic na lang natin yun. So, kung kukumpletuhin nyo, lahat ng pinakita ko sa inyo, lahat ng in-instruct ko sa inyo, ito yung magiging outcome. Sa E minor, di ba? So, mag-rewind na lang kayo. Hindi ko na uulitin, no? I-rewind nyo na lang. I-previous nyo na lang yung video. So, pwede nyo pa ulit-ulitin kung hindi nyo pa nakukuha. Ganun na lang gawin. Kesa yung video sobrang haba, hindi maganda, di ba? So, okay. Kung nakakuha nyo lahat ng binigay ko sa inyo, ito yung magiging tunog nyo. Ay, simulan natin doon sa unang intro. Bass ng E. Sa chord, GDC lang. You're the one who never lets me sleep. So, nasa inyo, kung paplaking nyo, up and down, okay na. You're the one who never lets me sleep. Up and down, pwedeng strum. You're the one who never lets me sleep. Diba? Through my mind down to my soul. Touch my lips. So C, G, D, C. Pwedeng halos, strum, plucking. You're the one that I can't wait to see. And you're here by my side, I'm in ecstasy. Yung C ko kanina is parang naka G. Ito G, diba? Ibinaba ko lang. So G. Then yung C, parang naka G pero ibinaba ko lang. Binaba mo lang. So naka-base ka ng C. Diba? Then yung next part is E minor DC. I'm all alone without you. My days are dark without a glimpse of you. Then A minor, B minor, C. Yung parang sa intro kanina. Now that you came into my life, I feel complete. The
flowers blooms, the morning shines, and I can see. Etong part na to, so D, maganda, pwesto nyo ng D dito. Ipit, yung tatlo, sa second string hanggang third, first, second, and third string, sa third fret. Then, etong bastos na finger, dito sa third string, I'm sorry, second string. Second string ng third fret. So, di yan, di ba? So, na 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 can see. Bakit ganyan ang pwesto? Kasi gagamitin natin itong dalawang daliri natin sa pagkuha ng parang intro ng chorus. So, D, D, sustain, then, tuo ng pinky finger sa fifth fret ng first string, then D uli. Yun. Tas, chorus na yun, G. So, parang, da-da-da-da, da-da-da-da, and I can see. Chorus na. Your love is like the sun that lights up my whole world. So G, D, E minor C lang siya. So mag, after ng first chorus, mag E minor D ka lang. Ah, E minor D, C. Yun lang, dalawang beses, two times. Then, ulit ka na uli, mag-istansa ka na uli. So, dun sa intro, bago mag-second stanza, E minor, D, tsaka may C. E minor D, C. May lead siya. So, parang... Feel the warmth inside. Then, E. Ay, tuturo ko muna yung pwestuhan. So... pull up, 3rd string, 14th fret, then 14th fret, 3rd string pa rin ang start. So, 3rd string, 14th fret, 12th fret, I mean 2nd string, 12th fret, 2nd string, 15th fret, 1st string, 12th fret, 1st string, 15th fret. Yan, so... ganun ang mangyayari. So, pull up muna. Then, then after nun, 4th string, 12th fret, hammer on sa 14th fret, 3rd string pa rin. Ah, 4th string pa rin. Hammer on, then 3rd string, 12th fret. So, times. Then, 14th fret sa 3rd string, pull up muli. Pull up, balik, tapos 12th fret, then 14th fret, then 12th fret. So, nakuha nyo. So, then, pull up with multiple picking, then balik sa non-pull up. Release ang pull up. Pull up. Release. Then, etong, so, 4th string, 12th fret, 4th string, 14th fret, then 12th fret ng 3rd string. Kasi, ganun yung mangyayari dapat. So, lalagyan natin ng loop. Yung chords na ipaggagamitan nito. Ito yung pinaka parang intro bago mag second stanza. So. E minor. D, C. So, naka-looper. So, kunyari, ito na yun. Three.
yun na yun, halos kumpleto na. Then, bago mag-lead, meron pa nga palang isang pattern. So, F yun. F. E minor. A minor. Yun yung first dapat chord pattern. Yung second niya, ganun pa rin, F. Para may D, D, C. Hindi ko alam ang tawag dito, coda. Interlude. Basta yung parang intro bago mag-lead. After to ng second chorus. So, ang F ko, tatanggalin ko tong pointing finger ko, itutuong ko na sa second string, first fret. So, hindi ko natitipain ang sixth string, hindi ko siya patutunugin. So, dapat, so parang mute siya. So, ito lang. Hanggang patutunugin nyo rin tong first string na naka-open. Naka-open ang first string nyo, yun. C minor, A minor, dali A minor 7. Then yun uli, D, D, C. Dalawang beses. So, may bilang yan, 3, 4. Yun bago mag-lead na pa pa pam pa pa pam 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 pam. So ito yung sunod doon. Distortion natin. Then mag-lead na yon. Ginawa siya sa chords ng chorus. I-looper natin para marinig nyo. So, G, D, E minor, C. Yan ang chords. Yan ang chords ng chorus. I-looper natin. So, ito yung pinaka-ito yung lead. Lang. Actually, madali lang. Mahirap pag hindi mo pa alam. Pero pag alam nyo na yung mga tutuunan nyo, madali na siya. So, tuturo ko na sa inyo yung sa lead. So, F. Bago mag-lead na intro, F. Tinuro ko na sa inyo kanina. E minor. A minor. 7. Minor 7. Yun ang F. Then, D. Then yung pinaka bago mag main lead. So, third string tayo. Fourth fret, fifth fret. Then, fifth fret ng fifth string. So, pa-pa-pam. Then, third fret ng fifth string. Tsaka, second fret. So, para magbabalik ka lang. Diba? Pataas na siya. Kasi fifth string tayo, di ba? Third fret. So, third fret, fifth fret, seventh fret, ninth fret, tenth fret, hanggang twelfth fret ng fifth string. So, ang pinakatunog niya, then mag-lead na tayo. Punta tayo sa 15, 16, 17, 19, 20. So, 20 tayo ng second string. Yan. Then, slide tayo sa 15, second fret pa rin. So,
So, actually, pa-slide din siya sa 20th fret ng 2nd string. Then, slide pababa, 15th. Then, 13th fret, 2nd string, 12th fret, 2nd string, 13th fret, 2nd string, then, slide tayo sa 8th fret, 2nd string. So, ang first, at ang dapat na tunog niya ay, yun, then, mula dito uli, slide tayo hanggang 15th fret ng 2nd string. So, 8th fret to 15th fret, 2nd string. Then, pop. Oh, sorry. So, pagka-slide natin, 15th fret, 13th fret, 15th fret, 12th fret, 15th fret, 13th fret, 15th fret, 12th fret ng 3rd string na. So, yung una natin ginawa, puro 12 to. Puro 2nd string. Then, 3rd string ng na nasa 12th fret. 3rd string. So, yun. Yun. Then, pagdating dito, so, nandito tayo sa 12, dito tayo natapos sa 12th string ng 3rd fret. Then, 11th string ng 3rd fret. That's hammer on. Then, 4th string ng 12th fret. So, ganun yung dapat na tunog. Tap, tananan, tan. Then, slide sa 14th fret, sa 4th string pa rin. Then, balik tayo sa 12th fret ng 4th string. So, ang tunog niya, ganun. Then, punta tayo sa 15th fret ng 2nd string, pababa hanggang 12. 15, 13, 12. Pababa. Ayan. Then, 12 uli. Pataas naman. Yung una mabilis, papapam, pam, pam, pam. So, binilik mo lang. Pagdating mo sa 12, magta-12 ka uli bago ka umangat. So, 10 slide sa 20 fret ng 2nd string pa rin. Ayan. Then, 22 fret, 2nd string, pull up. Then, yung pinky mo, tutuon mo sa 22nd string, 1st string. Ay, hindi pala pinky. Pang ano pala ang gagamitin ko. Palasinsingan. So, pull up, 1st string, pull up out, then, 20th fret. Tama. 20th fret, 22 uli. So, ang magiging tono niya ay, so, pull up, 1st string, then, non-pull up, pull up, non-pull up. So, ganon. Pam, pam, pam. Then, 20 fret ng 2nd string, 24 fret ng 2nd string. So, then, yan. So, 22 second string, 20 second string, 19 third string, then diretso na agad sa 22 second string. So, ang tunog, ganon. So, kung isisimulan natin doon sa may pull up, ito na yon. Diba? Ulitin ko. Then, pull up uli. So, pull up sa 22nd string, 2nd string, 22nd fret. Pull up, then, pa-pa-pa-pa, 4 times. Pa-pa-pa-pa, 4 times kang pipik sa 22nd fret ng 1st string. Pull up, pa-pa-pa-pa. Sorry, 20th fret, 2nd string, so. Second fret ang huli. So, kung sisimulan natin mula doon sa may pull up natin kanina, ang magiging tunog ay then, ang
sa next part ay slide tayo. From 12 string second string 12th fret hanggang 15th. Second string, 15th fret, second string. Then first string, 15th fret then. So then nasa punta tayo sa 13th fret, second string, hammer on sa 15. Diretso sa pagka hammer on sa 15, bitaw sa 13th fret, slide sa 12th fret. So ganon. Then 12 uli, hammer on sa 13, 12, second string to ha. Then punta tayo sa third string ng 14th fret. Yun. Then so 12th fret ng 4th string, 14th fret ng 4th string, 12th fret ng 3rd string. Tapos babalik tayo ng 14th fret ng 4th string. Balik ulit tayo ng 12 ng 3rd string sa 12th fret. Yan on. Pa-da-da-da-da, pa-da-da-da-da. So, then diretso tayo ng 14th fret. Magpo-pull up. Yan. So, tapos sasaltik tayo ng isang nota sa 2nd string 15th fret. Then, habang naka-pull up pa rin tayo, pick natin ang 3rd string hanggang sa may baba uli natin sa 14th fret. Then, yun uli kanina 4th string 12, 4th string 14, then 3rd string 12. Yon. Da 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 da. Yon. Then ang last part. So ipupulak mo lang uli ang third string mo na nasa 14th. Balik. Pa pa pa. Yun yung picking. Then fourth string 12th fret, then 14th fret, then third string ng 12th fret. Yon. Ha. So, simulan uli natin. So, kung nakuha, rewind nyo na lang kung may mga na-miss kayo. So, kung nakuha nyo lahat yon, mangyayari, ito. Na ang Your Love. Kahit walang keyboard, tutugtugin niyo sa banda since nakuha natin yung mga details ng tono. Matututugtog niyo na siya, di ba? Ayos ba? So okay, thank you for watching. Sana may natutunan kayo. Huwag masyadong spoon feed. Maganda, try niyo muna sumipra bago kayo mag-YouTube. So, parang gano'n. Huwag niyo muna panoodin 'to. So, yun. So, thank you. Kung nagustuhan yung video, makikiklik na lang ng subscribe tsaka yung bell. I-click nyo na rin para sa mga susunod kong ibabahagi sa inyo ay mano-notify kayo, di ba? So, okay, salamat! Bye-bye!